gawa ng babae kapag hindi sila seryoso dun sa kapartner nila. At maaaring panakipbutas ka lang or maaaring sex lang ang habol niya sa'yo. Despite our best intention dun sa taong mahal natin o sa taong nagugustuhan natin, minsan, nag-i-end up pa rin. Nauuwi sa wala. You're into her, but she's not into you. Kapag nakikita mo itong mga signs na to na pag-uusapan natin, 90% maaaring hindi seryoso sa'yo ang babae. Number one, eto boys, alam nyo to, mas marami yung time na worried ka kesa sa happy ka. Hindi naman palaging sunshine every single day sa isang relasyon. Pero dapat, mas marami yung happy times kesa yung nararamdaman mo na insecure ka, kesa yung nararamdaman mo na hindi ka masaya sa kanya, kesa yung mas marami kang nararamdaman na worried ka palagi sa kanya. Na baka one day, is yung purpose niya ay hindi pala tulad ng purpose mo. Hindi siya nakakagawa ng mga bagay na makakapagpangiti sa'yo. So, make sure na nai-evaluate mo yung sarili mong emotions appropriately. Number two, eto boys, very obvious to. She flirts with other women or men right in front of you. Eto, wala siyang pakialam. Yung tipong kahit na magselos ka or kung ano yung iisipin mo towards sa kanya. She doesn't care. Isa to sa pinakapangit na senyales na dinidisrespect niya yung relationship ninyo. Early signs. Meron talagang mga flirtatious personality ang ibang babae. Pero kung talagang seryoso siya sa'yo, sisikapin niyang ma-avoid ang mga ganitong nakagawian niyang ugali. Another sign. Madalas, ikaw ang nagpaplano ng mga date ninyo. Kung palaging ikaw yung nag-i-initiate ng mga lakad, ng mga dates ninyo, travel ninyo, at wala siyang pakialam at madalas nare-reject ka pa niya. Kaming mga babae ay mga natural-born planners talaga. Madalas gusto namin na kami yung nag-i-initiate ng mga dates, travel namin, kami yung mga nag-aayos niyan. Now, kung yung ang babae hindi naman sa'yo, ganun kaseryoso. Walang pakialam yan sa mga date night ninyo. Walang pakialam yan sa mga anniversaries ninyo. Madalas niyang nakakalimutan. At hindi nag-e-effort yan para i-surpress sa kanya. Another thing, hindi niya sinasabi sa'yo yung mga nakaraan niya about her life. Napakahalaga sa isang relasyon na makilala ninyo yung isa't isa, na makommunicate ninyo yung gusto at ayaw ng bawat isa. Kapag nire-refuse ng babae na pag-usapan yung mga nakaraan niya o yung tungkol sa buhay niya, meaning to say, wala siyang interest na ipaalam niya sa'yo yung mga bagay na yon, lalo na yung family and friends niya, wala siyang chance na ipakilala sa'yo, vice versa. Ayaw niya rin makilala yung family and friends mo. Hindi mo siya nakikitaan ng sign na interes siyang makilala kung sino ka, yung family mo and friends mo. Senyales na yan na hindi sa'yo seryoso ang babae. Maaring fling-fling ka lang niya, option ka lang niya, or sex lang ang habol niya sa'yo. Fun lang, kumbaga. Kasi kapag seryoso ang mga babae, tulad nyo rin boys, gusto rin namin makilala ninyo kami at gusto rin namin makilala namin kung sino kayo. Interested kami sa mga bagay na yun. Kapag hindi mo nakikita sa relasyon nyo yun, posibleng may mga tinatago. Sign yan ng mga nagbabadyang problema sa relationship niyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, madalas niyang binibring up yung mga ex niya sa'yo. Yung hindi siya nangingilag o nag-aalala kung baka ano isipin mo dahil kinikwento niya yung mga ex niya sa'yo. Naiintindihan ko na may mga exes na minsan kaibigan natin. Pero yung i-bring up niya sa'yo yung mga ex niya, hindi po senyales na ang babaeng ito ay seryoso sa'yo. Kasi kapag seryoso ang babae, iingatan niya, mabanggit niya sa'yo about exes. Na to the point na nagkakaroon pa siya minsan ng mga comparison. It shows that she doesn't respect your feelings. Kasi kapag madalas niya pang binabanggit ang mga ex niya, meaning may mga unresolved pa na problema. At involved doon yung feelings niya. Lalo na kung madalas niya itong nabibring up. Another sign, she won't call you. Only text. Hindi kanyang tinatawagan. Pero pag tinext mo siya, nagre-reply naman siya. Pero yung mag-i-initiate siya ng tawag sa'yo,
Never. Or mangyari man ito, pero bihirang-bihira. Hindi ako gaanong sure sa ibang babae, ano yung stand nila when it comes to this. But of course, talking over the phone is much better than texting. May mga babae talaga, guys, na hindi rin mahilig makipagkwentuhan over the phone. Pero of course, yung ma-update sila, time to time, kahit sandaling tawag lang, ay mas okay yun. Or magsisend siya sa'yo ng voicemail, senyales yun na hinahanap ka rin ng babae. Pero kung ang mga ito ay hindi mo nakikita sa kanya, at wala siyang effort na tawagan kanya, palagi siyang occupied sa tuwing tinatawagan mo siya, tapos sa text lang siya nagre-respond sa'yo, sign yan na ang babaeng ito ay maaring hindi seryoso sa'yo. Last one, she's too busy for you. Alam naman natin na may kanya-kanya tayong ginagampanan sa buhay natin pang araw-araw. Trabaho, pamilya, and yung mga routine natin. At kailangan natin respetuhin yung mga priorities na yon. Pero kung hindi sa'yo seryosa ang isang babae, hindi mo mararamdaman na nasa listahan ka ng mga priority niyang yun. Lagi na lang siyang may excuse and alibi para kausapin ka niya or makita ka niya. Or worst scenario, kapag sex lang ang pinag-uusapan niyo, dun lang siya magpa-pop up. Doon lang siya may oras. Kapag ganito ang mga nakikita mong senyales, she is probably not serious about the relationship. Sa relasyon, guys, lalo na kung early stage, nakikita mo yung mga ganitong senyales, normal lang. Pero kung tumatagal na yung relasyon ninyo, kailangan ninyong makilala ang bawat isa. Habang tumatagal ang relasyon, lalong lumalalim. Pero kung matagal na yung relasyon nyo, wala kayong nakikitang nag-grow. Wala kayong nakikitang mas lumalalim. Or, na-stuck na kayo sa ganyang situation. Of course, kailangan mong maging aware kung seryoso ba talaga ang babaeng ito sa'yo. And kung sa tingin mo, hindi nagle-level up yung inyong relasyon, it's time for you to get out before you get your heart broken. Ang relationship, guys, is a commitment, is a responsibility. Kung wala kang nakikitang pagbabago or improvement sa relasyon, meaning to say, wala kang binubuong relasyon, you just wasting your time. So yun lamang, guys, ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag niyo na rin pong kalimutan i-click ang subscribe button. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, libre po yan. Once again, guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you, guys, for watching, and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!